Welcome sa Mommy Lenjap's Kitchen! For today's video, magluluto tayo ng ginataang mais with langka or lelot mais in Kapampangan. At ito ang kumpletong listahan ng ating mga gagamiting ingredients. Maglalagay lang tayo ng gata o coconut milk sa isang cooking pot. At isunod na rin natin dito yung kakang gata o coconut cream. Kayong gumamit ng coconut in can kagaya ng ginamit ko. Saka natin lagyan ng konting asin. Hayaan lang natin itong uminit. At kapag mainit na ito, isunod na natin kaagad ang ating malagkit o malagkit na bigas. At hahaluin lang natin ito. Siguruhin nating hinahalo natin ito hanggang sa maluto. Nang sa ganon, hindi ito manikit. At tatandaan nyo ha, mahinang apoy lang ang gagamitin natin dito. At makaraan ng 10 minuto, ilagay na natin ang ating fresh mais. Hiniwa ko lang ito ng maliliit. Yung ibang nagluluto, mas inuuna nilang nilalagay yung asukal o yung sugar bago ang mais. Pero ako, mas gusto kong unahin yung mais bago ang asukal. Para nun, maluto ito kasabay ng ating malagkit. Ihalo lamang ito upang hindi manikit sa ating cooking pan. Makaraan ng ilang minuto, ilalagay na natin yung ating asukal. White sugar ang nilagay ko dito. Nag-umpisa lamang ako sa kalahating tasa para hindi ito ganong tumamis. Kasi yung gagamitin nating langka ay naka-arnibal na o niluto ko na siya ng may asukal. Pero nasa inyo na yon kung gaano ang tamis na gusto nyong ilagay. Ay naman, isunod na natin ang ating langka. Ang ating langka nga pala ay naka-arnibal na o matamis na siya. Niluto ko na siya kaninang umaga. Haluin natin itong muli upang hindi manikit sa ating cooking pan. Shoutout po para kay Trinidad Mons 36 Edmond 28. Thank you and God bless! Ngayon, luto na ang ating ginataang mais with langka or lelot mais in Kapampangan.